Hindi ko masyado siya, hindi ko siya masyadong bet, pero okay na. Kasi, grabe, wait lang. Sobrang tamis. Sobrang tamis niya. It's not good for me na ganito. Lasang damo. Oh. No. Sobrang tamis niya. Hindi ko siya nagustuhan. And feeling ko yung sweetness niya, 95. Hey guys, it's me again, Marquez Cabanit, and I'm back again with another video. And before time mag-start, if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell button beside it to be notified every time I post a new video. And ang video natin today, it's about milk tea na favorite ng mga Pinoy and favorite ng karamihan ngayon. And this milk tea is not sponsored. And bibigyan ko kayo ng story about dito and kung saan galing itong milk tea na to and kung paano ko ba nakuha ng libre to. Kasi libre lang to. And before I start, sasabihin ko muna sa inyo kung paano ko nakuha ng libre ito. So yun, nag-message ako sa shop nila, sa FB page nila na ilalagay ko dito. Sabi ko, can I have a collaboration with your milk tea shop? And I will do honest taste test review about your milk teas. Basta ganun, basta ilalagay ko na lang dito. And after ng ilang chuchunes, pumayag naman sila. And pumayag, hindi ko alam kung owner yung kausap ko noon or kung sinong nag-handle ng FB page nila. Basta nakausap ko na pumayag sila and happy naman ako doon kasi kinakabahan ako nung una na baka hindi sila pumayag na makipag-collaborate sa akin as a small YouTuber and sa kanilang milk tea business dito sa Qatar. And ang pangalan ng business nila is Bubble Milk Tea Cup Qatar. And ang owner nito ay si Miss Lenny, if I'm not wrong. Kasi siya yung nakausap ko sa FB page and yun yung pangalan niya. And ang branches nila ay ang branches ng Wooden Bakery, kasi dun naka-stall yung mga milk teas nila and iba't ibang flavors ng milk teas nila. And yung mga branches na merong milk tea nila is Al Nasser, Salwa, Al Wakra, and Landmark. Yung apat na yon na Wooden Bakery na shop ay may milk tea ng Bubble Milk Tea Cup. And no delivery charge din sila within Doha, Qatar. And outside Doha, Qatar, at least 3 minimum orders ang dapat ma-order kung gusto mong umorder kung outside ka ng Doha, Qatar. And pag nasa mismong Doha, Qatar ka naman, sa mismong Doha City, free delivery and no minimum order requirements. And may 8 na flavors sila ng milk tea. And una ay creamy matcha, choco matcha, dark chocolate, cookies and cream, classic, coffee jelly, salted cream, and white caramel. Salted caramel and white mocha. And it costs 15 riyals. And pag i-convert natin sa Philippines ay 207 pesos siya. And ang size ng milk tea is 500 ml or 60 ounce, ganon. And hindi sila gumagamit ng black tapioca pearl, kundi gumagamit sila ng golden tapioca pearls. And ipapakita ko sa inyo at magbibigay ako ng honest taste test sa inyo kung ano ba talaga ang lasa, may palpak ba sa delivery, ganyan, ganito. And if you want to order sa shop nila, ang contact number is 3341-1334
And meron pang isang pwede nyong kontakin ay 4416960 7. Ilalagay ko na lang dito sa video or sa description box. And meron din silang milk tea sa iba't ibang branches pa. Meron sa La Paz Batchoy Mansura at sa La Paz Batchoy Alsad. And meron din sa Arbel Pastry Bahay Kubo sa Binumran. And meron din sa Big Diners Filipino Restaurant. Walang place dito kung saan yun eh. And meron din dito sa Al-Alay Hypermarket sa Bin Mahamud. And Food City Market sa Al-Nasser. And so yun, nagte-thank you ako sa kung sinong may-ari and good luck and God bless sa business nyo. And let's start na sa taste test. And ipapakita ko din sa inyo kung anong itsura ng mismong cup niya, kung gaano kalaki, at yung label ng brand nila. And let's start na. So first, may mali sila dito. And sobrang excited ako. Like 11:30 na ngayon ng March 6 sa Doha, Qatar. Excited ako na ma-receive itong mga milk tea na 8 flavors na libre and walang bayad, no delivery charge. And ang palpak lang dito ay may basag na isang milk tea, and I'm not expecting that na mangyayari yon. So wala na rin ako magagawa kasi nangyari na nga. And ito, gusto ko ipakita siya sa inyo kaso basag siya eh. Basag na yung bottle ng milk tea, kaya pag pinakita ko pa sa inyo, baka matapunan pa ako dito. Pero I'll try my best na ipakita sa inyo. Pero ito siya. Itong flavor na to ay cookies and cream. Nabasag siya part dito. And ayan, may kita nyo itong mismong milk tea and yung cookies and cream dito. Pero let's try pa din. Kasi isa sa mga favorite ko ang cookies and cream sa milk tea. And may pinadala silang 8 na straw. Plastic straw. And sana magkaroon din sila ng metallic straw sa susunod. Kasi yun na yung uso ngayon na di na ano sa plastic. And ayan, ito yung straw. Sana hindi ako mabasa dito. And sana hindi matapon. Papakita ko muna sa inyo. Ito yung straw nila. Ito yung 500 ml. And ito yung labeling ng kanilang multi shop. Ilalagay ko dito yung picture and FB page nila para sa mga taga-Qatar na katulad ko, pwede kayong maka-order kasi ewan ko kung 24 hours or hanggang 12 lang sila nag-deliver sa kung saang lugar na kaya nilang pwedeng i-deliver. And ito yung label nila. Nakalagay dito yung shop nila na bubble milk tea, and meron din dito na cookies and cream. And all you need is bubble milk tea. And titikman na natin siya kasi nababasa na ako dito. And babasa natin kung ilang percent yung sweetness niya at kakayanin ba para sa akin. Or magugustuhan ko ba ganun. For me, okay siya. But, yun nga lang, medyo matamis. Kasi hindi na rin siya nahalo. Kasi basag na rin yung bottle. Pero ang sweetness niya for me is something 65% ganun. Okay siya for me. Masarap, sweet. And yung pearl naman niya, malambot. Na-boil siya ng maayos. And yan yung itsura ng pearl niya. Sago. Maliliit lang. Yan. And yung dito naman is itsura niya. Fruits. Yung dito. And tapos na nating tikman yung cookies and cream. So, we go on to the next
flavor, and this flavor is choco matcha. Di ako mahilig sa mga tea na milk tea eh, like matcha ganun. Try natin kasi mostly sa mga milk tea ginaganto nila para mahalo, di ba? Ayun, hindi naman siya tumapon, and hindi, as you can see, ito yung cup nila dito na may nakalagay na fresh and fruits. Ang isasuggest ko lang sana if soon na brand nyo na yung nakalagay dito. And yung, kasi yung nakalagay dito, sticker lang. So, mariremove agad siya. Ang maganda sana is print, yung mismong naka-imprinta na yung brand nyo dito sa mismong cup. Pero maganda naman siya, ang kaso lang, nababasa ngayong ano, sticker mismo. And may nakalagay din pala dito na I love Qatar. And let's taste it. Hindi ko naman po ito uubusin kasi kailangan ko din silang patikman. Sobrang thank you sa nagbasa ng message ko. Titikman na natin siya. Unang sip mo, malalasahan mo talaga yung pagka-matcha niya. And feeling ko totoong matcha, or feeling din ng panlasa ko, powder lang siya. And ito, kaya siya brown kasi choco matcha nga siya. And hindi ko siya masyadong bet, pero okay na. Kasi hindi nga ako mahilig sa matcha na flavor ng milk tea. And ang sweetness niya dito ay 55%. Parang balance-balance lang ganun. Hindi siya sobrang tamis, ganun. Okay siya. Yun. 15 reals lang to, guys. So, bumili na kayo. Ito, makita nyo nang mas malinaw yung golden tapioca pearls nila. And this flavor is caramel. Mostly sa mga caramel na milk tea flavor is, may alam nyo yung drizzle na ano dito? Caramel. Caramel na, tawag na ito? Caramel na drizzle dito sa gilid-gilid. Na maalata mo, caramel talaga siya. And as you can see, para siyang winter melon yung kulay niya. Kasi ganito yung kulay ng winter melon, diba? And sayang lang, wala silang winter melon na flavor. Pero may flavor sila na classic. Siguro yun yung parang winter melon nila na original flavor nila. And let's taste it na. Grabe, wait lang. Sobrang tamis. Sobrang tamis niya. It's not good for me na ganito katamis. And sana pag mga ganito yung flavor nila, sana hindi masyadong matamis yung tapioca pearls nila para hindi maglaban yung sweetness ng mismong drinks at nung mismong tapioca pearl. Yun. Ang sweetness niya for me is 85, sobrang tamis, legit. And hindi ko siya nagustuhan actually. And iinom tayo ng tubig para matikman naman natin kung anong pinagkakaiba ng lasa ng mga to. This water is not sponsored po. And ang susunod na flavor is dark chocolate. Buti, ano,
Buti maraming straw. Kasi pag ginamit-gamit mo pare-parehas yan, parang ano, ang tawag nito, parang maghahalo-halo na yung lasa nila. So, titikman natin yung dark chocolate. Tingnan natin. And sana, soon may percentage na yung milk tea nila. Na yung mismong mag-order, alam niyang sakto lang yung pinili niyang flavor, ganun. Mmm! Ang laki. Yung ibang pearl nila, normal siya na ganyan na, alam niyo yung literal na pearl na ng milk tea. Yun. Hindi ko malasaan sa kanya yung pagka-dark chocolate niya, pero as you can see, dark na dark siya. Yan. Para siyang ano, Milo na powder, ganun. Or hindi ko lang, nahalo ko naman siya ng maayos. Sweetness niya for me is 50%. Kasi sakto lang, balance lang. Ang hindi ko lang malasan is yung dark chocolate. Kasi once na sinabi mong dark chocolate, diba, like parang matapang. Matapang yung lasa niya or mabigat. Mabigat? Ano yun? And ito na ang sinasabi ko, kung may choco matcha sila, may creamy matcha naman sila. And hindi nga po mahilig sa matcha, but let's try this one. Let's try their creamy matcha, kung magugustuhan ko man. Inshallah. Wait lang ha, hindi ko ma-open yung ano. Thank you, and nagpapasalamat po ako talaga na pumayag sila na makipag-collab sa channel ko and sa milk tea business nila. God bless your business, guys. And Filipino po yung may owner nito, si Miss Lenny. Sana hindi ako nagkakamali. And hindi pa naman nabubusog kasi konti-konti lang. Taste na natin siya. Lasang damo. God. Pero ang kagandahan dito, para siyang original na matcha talaga. Sorry, pero hindi ako mahilig sa matcha, kaya nasabi kong lasang damo. Pero masarap naman siya. Nalalasahan ko yung pagka-creamy. Hindi sobrang matapang yung pagka-matcha niya. Kaya it's okay. And sobrang connected nung logo nila sa creamy matcha na to. And halata mo naman siyang matcha kasi light green siya. Tsaka medyo light. Medyo sobrang light nga lang kasi creamy siya. Excuse. Yan. And let's go on to the next one. Hi, thank you Lord for this wonderful night. Grabe no. Ang saya natulog ko, nakapag-milk tea ako. Ito na yung classic nila. And parang kakulay niya si caramel, no? Napapansin niyo ba? Ito may pagka ano lang, may pagka brown konti. Hindi siya ma-appreciate ng mismong camera. Ayan, no. Pag pinagsama niyo sila, parang parehas sila, 'di ba? Pakita ko sa inyo, parang parehas yung kulay nila. Pero pag mas malapitan or sa personal, mas
may pagka-brown to kasi caramel nga. And itong classic nila, siguro ito yung winter melon. Winter melon nila. Winter melon, oo. Kasi ito nga yung parang original. Ito yung original color ng winter melon. And hindi ko pa nasasabi yung sweetness niya dito. Yung sweetness niya dito is 50% kasi sakto lang. And para siyang original matcha and I like it. Para sa mga hindi mahilig sa matcha, try nyo to. Try nyo tong creamy matcha na to. I hope na magugustuhan nyo. And 15 reals lang siya mga kaibigan. And hindi pare-parehas ng size yung tapioca pearls nila. Meron yung normal, meron yung parang sagot na sobrang liit. Ganon. I like this one. Really. I like this. Oh my God. Winter melon na siguro to. Ang sarap. My God. Nang review ko sa kanya ay may enjoy na eh. Wait lang. Ang review ko sa kanya is hindi siya sobrang tamis, sakto lang. Like ito yung nagustuhan ko sa walong milk tea, yung classic. Ayoko kasi nung masyadong ma-flavor and gusto ko yung original lang ganun. Wala masyadong flavor para masarap yun. Yun, ang sweetness niya naman is sabihin kong 65 or 75 or 50%, ganun. Kasi sakto lang siya. Natamisan lang ako siguro kasi almost 5-9 na inom kong milk tea. Kaya I feel na matamis na siya pero siguro pag solo lang to, magugustuhan ko to. You should try this, mother and Tito Chalay. Ang last two ay coffee jelly and salted caramel. Sana hindi sobrang tamis to. Sana balance lang. And itong coffee jelly nila is sobrang daming sago. Ang saya. Mahilig din kasi ako sa ano, parang toppings na nata de coco tapos sa winter melon, ganun. Busog na ako, thank you Lord. Yung tapioca pearls nila may bilog. Tsaka ano, parang nata di coco ganun. Pero pearl din siya. Kaso yung size niya is rectangle. Rectangle or square. Ganun. And honest review lang po ito. Wala pong halong kacharotan. Pagiging honest lang po. And iinom muna po tayo ng water mga kaibigan. And guys, before I start to drink again, comment down below kung anong gusto nyong itawag ko sa inyo, sa mga manonood ko. Mga kachismis, mga ganon. Anong gusto nyong itawag ko sa inyo para as soon na hindi lang iisa yung intro ko na pangalan ko lang yung naririnig nyo. Gusto ko may itawag din ako sa inyo para yun, malapit na kasi kayo sa puso ko. Alam nyo ba yun? Salamat sa mga sumusuporta sa akin. Titikman na natin siya. Ayan o. Nakita nyo?
yung ano, yung pearl na rectangle. Pag hinala mo siya yan, makikita mo siya. And medyo nabubusog na nga ako. Wait lang, isa pa. Mmm! Ang sarap. Pero ano, creamy nga lang siya. The sweetness niya, 75, sobrang tamis. And, hindi masyadong malasan yung coffee niya, but in the jelly, sobrang good. Nagalingan nyo sa tapioca pearls and sa coffee jelly. Yun. Sweet na niya, 75%, sobrang tamis. Hindi masyadong malasan yung coffee niya, kasi pangalan na itong flavor na itong milk tea na to is coffee jelly. So, dapat mag-stand out yung mismong flavor na coffee, kasi yun yung ina-expect na malalasahan nila is yung coffee. Yun, approve naman sa jelly niya. Good. Okay, let's go on to the last one. Salted caramel. And the last one, the straw. Sakto, 8 yung straw na pinadala ni Madam. Thank you. Bayan ng plastic naman ang tawa ko. Sobrang salamat talaga. And as you can see, ngayon ko lang nasabi, hindi siya masyadong puno. And it's okay naman kung ganun, kasi minsan, hindi masyadong sealed yung dito. And pag nagaganyan, natatapon. Kaya, mas ginusto na lang siguro nilang untian or hindi masyadong puno yung dito sa bottle ng milk tea. So, start na nga tayo dahil busog na ako. Ah! No. I'm not a caramel person talaga, legit. Sobrang tamis niya. Ito yung totoong, wait lang. Ito yung totoong caramel. Ito yung salted caramel. Makita niyo siya, sobrang light. And sobrang light brown na itong caramel. And sobrang tamis niya. Hindi ko siya nagustuhan. And feeling ko yung sweetness niya, 95. Parang gano'n, 95 to 85%. Sobrang tamis niya. Correct me if I'm wrong. Pero siguro dahil ano, lobat na ako. Wait lang ha. Correct me if I'm wrong. Siguro dahil 6 na flavors na yung nainom ko. And talagang matatamisan ako dun. But sobrang tamis nito. Before I end this video, guys, thank you to Miss Lenny. And thank you, Bubble Milk Tea Cup, Doha Tar. And I hope na sana lumago yung business nyo. And madagdagan pa ng flavors yung milk tea nyo, like madagdagan ng may cream cheese, parang ganun, kasi mas exciting na ngayon. And sana may percentage ng sugar level ng milk tea nyo, para hindi sobrang taas or sobrang tamis ng milk tea nyo. And yun, sobrang tamis ng iba. But ang pinaka nagustuhan ko dito is, mapapansin nyo naman, si Classic ang nagustuhan ko dito. And yung cookies and cream siguro, kaso basag na siya. Yan. Ito yung nagustuhan ko dito.
tong classic na to kasi parang winter melon talaga siya. And yun, I hope I give a honest review sa flavor ng mga milk tea nyo. And ayun, sobrang sarap naman and malambot yung tapioca pearls, golden tapioca pearls. And again guys, if you want to order sa mga taga Doha, Qatar, the contact number and mga branches ng Wooden Bakery na meron itong milk tea shop nila, I will put it down below. And if you wanna see the FB page of Bubble Milk Tea Cup Qatar, ililink ko sa baba. And ayun guys, sana magkaroon pa tayo ng maraming ganito honest review. And if you wanna suggest kung anong business pa or milk tea shop ang pwede kong itry dito sa Doha, Qatar, comment lang and I will try to collab with them. And yun guys, before I end this video, don't forget to subscribe and hit the notification bell button beside it to be notified every time I post a new video. And again guys, mag-comment kayo sa baba kung anong gusto nyong itawag ko sa inyo para may itawag naman ako sa inyo. And sa mga gustong magpa-shoutout, comment down below. Comment nyo lang yung buong pangalan nyo and may shoutout na kayo sa next video. And may shoutout tayo ngayong video na to. Ewan ko kung ilang tao yun, but ito na yung mga isi-shoutout ko. And ito na yung mga isi-shoutout ko. Shoutout kay Jan Paul Shandulay. May YouTube channel din siya and member din siya ng La Union YouTubers Community. And kay Nell and Ken Vlogs. Lalagay ko yung mga may YouTube channel na mga shoutout ko dito so you can subscribe sa YouTube channel nila. And kay Walang TV, may YouTube channel din siya. And kay Justin Briones, Love Shane Figueroa, Erica Makalalad Perez, and si Gillian Fajardo. Shoutout sa inyo and thank you for supporting and watching and waiting for my uploads and new vlogs. And ayun guys, before I end this video, subscribe na kayo and happy 800 subscribers ulit sa atin. And thank you sa mga nag-aantay na mga videos ko. And yun guys, see you on my next video. Bye!